Hello, kumusta mga ka-OFW around the world? In this vlog ay tatalakayin natin ang updated online ng Oasis OWA at Dolly Akap 10K one-time cash assistance para sa ating mga OFW. Kasi pinag-iisang form na lamang ito at take note, dapat 5 days before tayo umuwi sa Pilipinas ay dapat masubmit na natin online. So this is good news sapagkat mas convenient ito para sa atin na mga OFW, hindi na tayo maghahanapan ng maraming link sa Google para sa registration natin. At bukod dyan, it is mandatory for all returning OFW na mag-register sa ECIF ng Philippine Red Cross for swabbing para sa PCR test 3 days. Dapat 3 days ahead before tayo dumating sa Pilipinas. So, welcome back po mga ka-OFW. Before we proceed, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please pinutin mo na yung subscribe, like, at pakihit na rin ang bell button para ma-notify ka immediately once I uploaded a new video in the future. Okay, let's start this tutorial. Take note, this online registration ay pwede tayo gumamit ng laptop at saka smartphone. Pupunta lang tayo sa Google Search at i-type ang Oasis OWA Registration. So, punta lang tayo sa Google at i-type natin ang Oasis OWA Registration. So, ito, ang pinaka-link niya, i-click lang natin yan. So, dito may magpipilian tayong lingwahe, Pilipino o kaya English. Kung yung English, i-click nyo na yung English ko Pilipino. Kung gusto yung Pilipino, i-click nyo na Pilipino. So, ito yung OFW Assistant Information System o yung tinatawag na OASIS. So, ang Department of Labor, OWA, at saka PUA ay kumukuha sila ng impormasyon galing sa atin para gagamitin nila how their response para sa mga repatriated na mga OFW. Kakailangan nila yan sa testing, quarantine, at saka transportation kung i-release na tayo ng national government sa mga LGU natin. So, ayan. Click na. At saka mayroong public advisory ang Department of Employment o DOLE. So, dito nakasaad na all OFW planning to come home to the Philippines during COVID-19 pandemic are requested to register in the OASIS, which may be accessed via this link at least 5 days before the schedule of repatriation or kung uwi man tayo sa Pilipinas. So mag-register na tayo. So, ito yung pinaka-form, basic personal information lang. Tandaan lang natin yung may asterisk ay yung pinaka-importante. So, dito sa baba, ito yung sinasabi ko na kung hindi pa kayo nakatanggap ng Dolly Akap One-Time Assistance, i-click mo lang dyan. So, itong form na to parang 2-in-1 na. So, dito sa baba, dyan tayo mag-upload ng mga required joke document para sa Dolly Akap. So, mag-start na tayo. Apelyido, type mo lang dyan. Pangalan. At saka kung meron kayong extension name, junior, o anuman. Tapos dito, click nyo yung middle name, passport number, birthday. Hanapin nyo lang dyan at kasarian kung kayo'y lalaki o babae. Civil status, kung kayo single, married, separated, o widow. Religion, Catholic, Islam, o others, hanapin nyo lang dyan. Kung Facebook, kung meron kayo Facebook, ilagay nyo rin. Dagdag din yan para sa mga physical verification. So, dito naman, Philippine mobile only ang ilalagay nyo dyan. Email address, importante na dyan. Region, kung saan man kayo LGU na pupunta. So, province, mamimili lang kayo dyan.
kailangan yan para sa pagbabalik LGU natin. So barangay, subdivision, dapat kumpletuhin nyo, house number, nature of work, mamimili kayo kung kayo ba land-based o sea-based. Occupation, kung anong trabaho nyo abroad, work, a country of work, at vessel if kayo ay mga seaman. Name of employer o company, address of company, name of foreign recruitment agency, address kung meron man kayo mga recruitment agency abroad, recruitment manning agency, current employment status, work no pay, laid off, end of contract, on vacation or amnesty recipient. So mamimili kayo dyan. In case of emergency, ilagay dyan kung sinong maaaring kontakin at ang kanilang mga active mobile number. Relationship ng person kailangan din dyan, so i-specify nyo lang. So kung kailangan kayo ng mga specific needs, kailangan kayo ng mga assist, kung kailangan kayo magpa-assist pagdating sa airport, so may mail lang kayo dyan. So name of repatriation, may mga option dyan, government ba yan, host government, employer agency. So para sa akin, own expenses. So flight details, ilagay mo rin yung aeroplano at saka yung flight number. Date of flight, kung kailan tayo lilipad. Airport origin, connecting flight kung meron man. Airport destination, siyempre sa Manila, Manila Terminal 3, alam ko. Date of arrival, at saka dito rin yung expected time of arrival. Ilalagay nyo dyan. So kung hindi ka pa nakatanggap at gusto mo mag-avail ng 10,000K one time cash assistant ng Dolly Aka, i-click mo lang dyan. So kailangan natin i-upload ang photocopy of valid passport, pati yung mga boarding pass kailangan din dyan, dapat natin siya i-upload. So mga important dokumento dapat ang i-upload natin, kahit photocopy lang, air ticket, boarding pass, sticker, passport, at saka proof of overseas employment, mga OEC, pero dito wala nakalagay na ano, proof loss of employment, no, dapat mayroon to dito eh. Pero anyway, katawag naman sa inyo yung OWA kung manghihingi sila ng karagdagang mga requirements. So basahin at lagyan ng check ang nararapat sa sagot. Hindi pa ako nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa aking employer o gobyerno sa bansang aking pinanggalingan. Check nyo yan. Ako'y nawala ng trabaho at napauwi dahil sa pandemya. Yan, naantala ang aking pagbabalik. So yan ang ginamit ko dati kasi na-standard ako ng 4 na buwan sa Pilipinas. So ito'y kinukumpirma ko at pinapatunayan ang lahat ng information ay tama. So click at isubmit nyo niya kung gusto nyo mag-apply ng 10K Dolly ACAP one-time assistant. Pero sa akin, in my side, dahil nakatanggap na ako last year, hindi ko na yan i-apply ulit. So dito, pagkatapos nating ma-fill up, isubmit nyo lang. So once na-submit nyo na yan, dapat ito ang lalabas, recorded, added successfully. So mayroon kayong ma-receive ng confirmation na galing sa OWA government. So ayan, dapat na yung ma-receive kayong confirmation email na na-process na yung application natin. So ngayon, pupunta naman tayo sa ECIF Red Cross. Kakalanganin natin ito para tayo sa swabbing for PCR test. Tandaan natin, libre po yan. So bali ito yung pinaka site ng Philippine Red Cross. Welcome to ECIF system. So register, saka meron ding fax. Frequently asked question. So basahin na natin. Bakit kailangan i-fill up ang ECIF? Ito ay panigurado sa sino mangga
Tinamanggaling sa ibang bansa at papasok Pilipinas ay dadaan sa pagsusuri para sa COVID-19 upang lalo maagapan ang paglaganap ang nasabing sakit sa ating bansa. Number 2, kailangan dapat ipilap ang ECIF. Ito'y kailangan sagutan bago dumating sa immigration, 3 araw bago ang inyong pagdating sa Pilipinas. Maaari itong sagutan at isubmit sa Red Cross. So ayan, para hindi kayo mabala sa airport kasi mas mahaba ang pila doon, saka mahina pa yung internet. Sino-sino ang obligadong ipilap ang ECIF? Sino mang papasok sa Pilipinas galing sa ibang bansa ay obligadong ipilap ito. So number 4, ayan, tingnan mo, ahaba ang proseso kapag hindi nyo nasagutan ahead of time. So malaking abala, dapat 3 days before sagutan na natin kasi hindi tayo palulusot sa immigration hanggat hindi tayo nakasubmit online. So sino ang gumawa at namahala ng ECIF system? Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at ang Red Cross. Number 6, meron pa akong karagdagang tanong, saan po maaaring magtanong? So yan, may mga contact hotline number dyan, tawagan nyo o di kaya mag-email kayo sa redcrossorganization.ph. So sige, mag-register na tayo. Kailangan maging honest tayo dito sa Red Cross. So ito na yung pinaka form niya. So personal basic information lang naman. So huwag tayo matakot kasi ano ito, may data privacy ito. So safe na safe yung ating personal information. So dito, last name, apelyido, unang first name, unang pangalan, at middle name. Nationality, of course, ilagay natin dyan, Philippines. Philippines ang ilagay natin dyan, hindi Pilipino. Philippines po ang hanapin natin. So ayan, Philippines ang hanapin. Birthday or kaarawan. So mamimili lang tayo ng birthday. Age, edad, pale health number kung meron man. Kung wala, di okay lang kasi optional lang naman yan, mga kabayan. So civil status, ikaw ba'y single, married, biyudo or biyuda, anal, separated. So ilagay nyo na kayo ng bahala mamili. Sex, kasarian, lalaki o babae. Ito, contact information. So kailangan to. So sa atin to, ilagay nyo lang yung pinaka-active email kasi mag-i-email ang Red Cross doon para makuha natin yung QR code. So email, tapos phone number. Yung phone number dapat yung phone number ng kapamilya mo sa Pilipinas. So kaya yung phone number mo, kung meron kayong phone number. So yan ang dapat natin ilagay. So current address, ang ilalagay ko dyan, yung current address at permanent address ay iisa lang. Yan lang ang gagawin ko. So probinsya, may email ko dyan, barangay, saka home address. Pati yung permanent, ganun din. Kopyahin nyo lang doon sa current address. Kasi hindi naman pwede ilagay yung current address sa bansang pinanggalingan mo. So, emergency contact, of course, kapamilya dapat ang ilalagay dito. Asawa mo, nanay, kapatid, at saka phone number nila. So, employment information, kung anong klaseng trabaho mo dito sa ibang bansa. Mamili lang kayo dyan kung kayo ba frontliner or health worker. So, occupation, mamili kayo kung anong status nyo ngayon, self-employed o retired ka na ba. Employer name, of course, pangalan ng kumpanya, pangalan ng amo mo kung ikaw na itatrabaho sa bahay. Department of work, so kung anong klaseng field ang pinapasukan mo, at saka yung posisyon, at saka yung uri ng industriya na pinapasukan o yung iyong kumpanya na pinapasukan. So count to work,
industry, ayan. Tapos country of employment, mamili kayo kung saan kayo na-assign na bansa. So travel history, dapat maging honest tayo dito. So kailan ang huling pagbisita sa Pilipinas, lalagay nyo dyan. Kailan honest tayo dito para for sa tracing mas madali. Pietsa ng pag-alis sa port of departure. Pietsa ng pag-alis ng Pilipinas. Port of departure, exit country. Kung saan kayo mag-i-exit. Port of departure. Ngayon sa city naman. So, sa akin country, UAE, yung city, Dubai. So how you will arrive? Of course, by air. Flight bis, flight saka visa number, lagyan mo dyan, pangalan aeroplano, saka yung kung visa man, kung kayo ay isang seafarer. Travel, of, purpose of travel, kung sa vacation, pleasure, sumamiling kayo dyan. So karamihan naman sa atin is lang bis, overseas worker dapat tayo. Yan. OFW information, are you probably yes? What kind of OFW are you? Land-based o sea-based ka ba? Mamimili ka lang dyan. Kung kayo ay merong license manning agency, kung kayo under, or do you work for manning license agency? So, mamimili kayo dyan. May mga option dyan na dapat yung sagutan. Dito naman sa ba? Exposed history. So, dapat maging honest tayo dito. Have you been exposed to a known COVID case? 14 days on set. Ayan. Kung yes, lagay nyo dyan. Kung no, okay lang naman. Saka unknown. So, clinical information. Currently, mayroon ba kayong fever, cough, sore throat, cold, mga sintomas during this time kayo nagpi-fill up ng form. Ayan. Kung current previous illness, kung wala naman, di okay lang. Pag yes, so ilagay nyo. Pregnant sa mga babae, ilagay nyo dyan, yes or no. Kung kayo babae na buntis o hindi. So, ayan. So, identification, ito yung passport number ang ilalagay natin dito. I-type nyo na yung mga passport number dyan. At saka pagkatapos, i-type, i-upload mo yung pinaka front page ng passport nyo. Pwede gamitin yung open camera ng inyong laptop o tablet. Hindi kaya i-upload nyo yung photo. Kung meron kayo nakasave sa USB, sa cellphone, o kaya sa laptop. So, additional information. Do you consent to being contacted for blood donation? So, sa akin lang, okay naman. So, yes. Do you consent, dito naman sa baba, do you consent to plasma donation for blood transfusion in the event of you become a COVID-19 positive? So, okay lang, yes. O, gusto nyo, no. Kayo na bahala mamili. At isubmit na natin. So, once nasubmit na, yan, no. So, ayan yung QR code ng Red Cross. I-print screen nyo yan para ipakita nyo doon sa airport para sa swab test. Take note lang kabayan, those who are applying duly ACAP 10K one-time cash assistance, dapat within 2 weeks ay may ma-receive na tayo mga message or notification from OWA updating sa status ng ating application. At kung wala man, maaaring itong i-follow up sa inyong pinakamalapit na regional office sa inyong rehiyon. O di kaya pwede tayo mag-leave, pwede kayo mag-leave na message from their regional Facebook page. At syempre ilalagay ko rin ang mga link ng Oasis OWA registration at ang CIF Philippine Red Cross sa description below ng video na ito para naman mas madali nyo ma-access kung gusto nyo mag-register online. So ayan mga ka-OFW, sana makakatulong sa inyo itong video na ito at good luck po sa inyong lahat. This is Daz from Daz Info TV. Ako'y magpapaalam muna mula dito sa Dubai. See you soon!